Guys, it's me again, Maricel Madimayor Channel. So ngayong araw, may pakita naman ako sa inyo ulit na bahay dito sa, hindi siya sa Lumina Home guys, kundi sa ibang subdivision. Malapit lang dito sa amin kasi dito sa Gran Europa, marami po subdivision. So sa kabilang subdivision po sila. So ang name po ng kanilang housing is Montera or Montera. Correct me if I'm wrong guys, kung mali yung na-pronounce ko sa name ng kanilang housing. Okay, so sabayan niyo ako guys kasi excited ko din makita ang kanilang bahay. By the way, bahay ito ng aming kaibigan. So before natin papasukin or pupuntahan ang kanilang bahay, shout out ka pala sa may-ari ng bahay na ito. Madam, ang may-ari ng bahay nito guys is ang aking kaibigan. So minessage ko lang siya na gusto kong itry na mag-video ng other content or other housing, hindi lang sa Lumina Home. So itry ko din sa ibang housing. So thanks God kasi pumayag po siya. Thank you guys. Salamat tayo. Okay, so hindi na natin tatatagalin pa guys. So by the way, ang bahay nga pala is nasa 80 square meter guys. So i-check natin later kung ilang square meter talaga. All right, we are going to Montera Subdivision. It is located at Upper Balulang, Cagayan de Oro City. So this is our first time na makapunta doon sa kanilang subdivision ng aking friends. So excited na ako guys kasi balita ko ito daw subdivision nila is high-end. So magre-range daw, dati ang old price is 2 million pero ngayon magre-range na ng 3 to 4 million. Okay, so nandito na tayo sa kanilang entrance ng kanilang subdivision. Yehey, Montera! So, nandito na tayo sa entrance, guys. So, wow! Napakalinis ng kanilang subdi, guys. So, may maliit sila na rotonda. As you can see, yung daanan nila, guys, napakalawak. Ayan. So, two lanes siya. Tapos, maluwag ang kanilang daan. Tapos, ang front yard nila is malaki yung space. So, nandito na tayo ngayon sa kanilang bahay. So, this is the actual video of Montera's subdivision. So, as you can see guys, hindi siya row house. Para siyang twin type guys kasi dalawang magkadikit lang na bahay. Nakasiparate din yung iba. Ayan, so, two-story siya. Tapos, by the way, ang lot area nito is 56 square meter, then ang floor area is 64 square meters. Okay, so meron din dito, ang mga provision dito is ang sa second story is may tatlong bedrooms at one comfort room. Then sa baba guys, sa first floor is may kitchen area, dining area, living area, then may laundry area din sila. So as you can see, the painting of their wall is napaka smooth guys. At ang ganda ng kanilang kulay sa kanilang paint. So dito guys, bawal maglagay ng fence. Ang pwede lang is canopy. Ewan ko kung bakit bawal maglagay ng fence sa kanila guys. Pero ang ganda ng kanilang front yard kasi spacious siya. So may parking space din. Ang kagandahan dito guys is may mga amenities sila. So merong mga swimming pool, playground, basketball court, clubhouse. So later pupuntahan natin ang kanilang mga amenities. So let's see, kasi excited kong makita ang kanilang mga amenities guys. So pagpasok pa lang natin guys. So by the way, ang may-ari kakalipat lang pala nila ito. Kakamove-in pala nila last October 2020. So, ano pa ang kanilang bahay. Hindi pa masyadong renovated. Or naka-dress up, guys. So, makikita natin dito may living area. Meron ding dining area, kitchen. Ayan, so mapipicture out nyo na guys kung paano nyo gawa ng interior design sa inyong bahay.
So, ang CR nila dito sa baba is malaki siya. So, pwede siya gawing one room, guys. Malaki ang kanilang CR. Or comfort room. Then, ang sa taas nito is comfort rin din sa second floor. So, ito guys, itong handrail. Handrail wooden staircase. So, kasali na yan siya sa kanilang provision. Then, sa taas, may tatlong bedrooms. So, unahin natin papasukin ang master bedroom. Ayan. So, malaki ang master's bedroom, guys. So, in fairness, master's bedroom talaga kasi malaki siya. Ayan. So, may naka-installed na din siya na malaking cabinet. So, para-paraan lang po talaga guys na gusto nyo na hindi masikip ang inyong bahay. Para-paraan lang talaga, i-maximize nyo guys para hindi po siya masikip. So, ito yung second room for ladies siya kasi apat yung anak niya. Plus yung maliit, so lima lahat. So, dalawa dito na babae din. Sa kabilang room is dalawang boys. Ayan. So, dito sa room ng babae guys is maganda yung view kasi pag open mo sa curtain, makikita mo yung mga houses ng Montera. Ayan siya. So, napakaganda ng mga combination ng kulay nila guys. Apple green. Ang combination niya is chocolate brown. So, later natin papasukin ang third room. So, unahin muna natin i-check ang kanilang comfort room. Yan. So, the same as usual pa rin guys. Kung ano yung nakikita nyo sa comfort room sa baba, the same pa rin dito sa taas. Malaki pa rin ang space. So, ang kulang na lang dito is wall. Depende na po sa inyo para mas mapaganda nyo pa ang inyong comfort room at ma-maximize pa. So, ito yung third room for boys only. So, malaki pa rin siya. Ayan. So, again guys, before daw, ang amount ng kanilang housing or ang amount ng kanilang unit is nasa 2.4 million lang. Pero, basta property talaga, habang tumatagal, lumalaki din yung value ng ano ng bahay, ng house. Okay, so sa ngayon daw, mag-range na siya ng 3 to 4 million pesos. So, kayang-kaya nyo yan guys. So, sa mga may budget dyan, pwede kayo dito. Maganda din dito kasi matahimik, malamig ang hangin. Ito yung laundry area nila guys. So, again, i-maximize nilang para hindi sisikip yung space ninyo. So, kakalipat lang po kasi nila kaya hindi pa sila nakapag-renovate. So, guys, samahan nyo ako. Pupuntahan natin ang kanilang mga amenities. So, excited na kung makita ang kanilang clubhouse. So, walking distance lang ang kanilang bahay to clubhouse, guys. So, as you can see, nandito na tayo sa kanilang clubhouse. Malaki ang kanilang clubhouse, guys. So, dito nila ginagawa kung may mga birthday celebration, maramihang mga tao, event, or ano pa dyan, mga meetings. Dito nila ginagawa, guys, as free. Tapos, dito naman, malaki ang kanilang basketball court. Tapos, doon sa dulo is playground ng mga children's. Ayan siya. So, dito naman sa kabila, guys, may model dito na house. Itong may maliit na bahay-bahay. Tapos, dito naman is swimming pool ng mga children's, adult and kids. Ayan. So, sa ngayon, wala pa siyang tubig. Tinanggalan nila ng tubig kasi bawal po may maliligo dito because the situation ngayon, pandemic pa, guys. So, iwas-iwas muna. Baka may, ano. So, yan. So, malaki din ang pool ng mga kids. So, meron din ditong mga CR. Ayan siya. So, ang napansin ko talaga dito sa kanilang subdivision, guys, is napakalinis. As in, napakalinis talaga. Wala kang makikitang may mga dumi or mga dahon dyan na nahulog sa ano, guys, sa lupa. Ayan. So, as you can see, oh, ang linis talaga. Ito yung map ng Montera. So,
Ang name ng kanilang subdivision is Montiera. Ayan, so Montiera, Montiera or Montiera. Okay, so ang nag-develop nito is si John Dorf. Ito yung developer name nila, si John Dorf. Montiera, John Dorf. Legend. So, ayan. So again guys, I hope na nag-enjoy kayo sa aking video about the Montiera subdivision. Sa hindi pa po nakapag-subscribe sa akin guys, please don't forget to like and subscribe my channel at pakiclick na lang din ang bell para ma-notify kayo sa mga new uploaded videos ko. Thank you for watching!